Ako si Iljane Bugtong Guyaw. Nakatira sa Bulubundukin ng La Union. Wala akong trabaho ngayon. Dati akong tatrabaho sa ating gobyerno. Pero nag-resign ako para magkaanak. May anak akong isang lalaki, isa't kalahating gulang. Ang TDS ay nalaman ko siya sa loob ng ating grupo na Traders Den PH. Kasi membro na ako last year dahil sa mga masisipag na mag-comment sa comment section ng mga group ng Call Financial. Doon ko nakilala ang Traders Lounge noon. Na-curious ako kasi palagi nilang kinukomment na mag-join dito. Kaya ngayon kung may pagkakataon, nagko-comment din ako sa mga kagaya kong walang alam o mga sinatawag na newbies. Ang goal ko para maging isang TDS, honestly, alam kong maraming matututunan dito at na kailangan ko para pumasok sa stock market. At syempre, honestly, gagamitin tong mga natutunan para magka-income para sa pamilya. Then, alam ko naman na sa pag-aaral ay kaakibat nito ang hirap at saka stress. At alam kong kakayanin ko to. Kayanin namin ng aking anak kasi dalawa kaming magkasama. And then, hanap at hanap kami ng oras o paraan para matututo. Kahit dito kami sa bundok, may mga hindi naasahang pagkawala ng kuryente, ganun, o yung mga signal, pero hanap at hanap pa din. At alam kong tutulong at tutulong din kayo, kaya maraming salamat. Then, ang stock market ay dati nang naririnig ko nung nandun na ako sa, kasi una akong napasok sa cryptocurrency. May nag-anyaya sa akin. Kaso, nabulag ako sa cryptocurrency sa easy money, which is nag-result sa scam. Hindi naman sa trading, kundi sa mga website na magte-trade kuno para sa amin, ganun. Maraming mga OFW din na kasama doon. Big scam yun. Mga OFW, mga seaman, and I hope na mahanap din nila yung group na ito. Kasi wala akong contact sa kanila, sa Telegram lang contact namin noon. And I hope na mayroon akong kasama na babangon galing doon. At saka yung kuya ko, dati nang nag-stock market, doon siya naunang nag-trade sa stock market. So, naririnig ko na. So, hanggang sa nag-open na ako ng account sa Call Financial. Kaya yung mga gurus, sa mga ibang gurus, wala akong kilala and wala akong na-follow or wala akong kilala sa kanila. So, wala akong experience sa mga ibang gurus. Dito na ako nag-stay sa Traders Den PH and in-invite ko din yung kuya ko dito. Then, yung mga task and assignments, alam kong kakayanin pa din ito sa tulong ninyo sa pagbigay ng wisdom ng ating Panginoon at saka ang malaking support ko ay yung kuya ko kasi nga nag-trade siya. Kaya ngayon, nagawa ko yung assignment ko kasi zero knowledge ako sa charting pero nakita ko kung paano niya ginawa yung assignment niya. Nung ginagawa niya yung charting kasi tinutulungan ko siya mag-organize ng files kasi kung paano daw mag-save kasi hindi din niya alam. So, ayun, dun ako natuto nung basic niya at I learned na din sa
nung gumagawa na ako. Marami akong natutunan sa paggawa pa lang ng assignment. And then, ang final message ko ay maraming salamat. I hope na tatagal ang bumubuo ng traders din sa TDS. At saka sana maging patuloy pa din kayong maging blessing sa ibang tao sa kagaya namin na naghahangad matuto sa stock market. Maraming salamat po. Good day, TDS! Ngayon, meron na naman tayong bagong i-interviewin. Meron na naman tayong bagong graduate. I would like to introduce to you guys, Ma'am LJ Guyao. Ma'am LJ, hello po! Hello po, Ma'am Jen. Good morning, TDS. Hello, ma'am. Ako po si LJ Guyao. Nakatira sa probinsya ng La Union, bayan ng Bagulin. Isa po akong full-time housewife, mami ng isang 2-year-old boy, bali 31-year-old na po ako ngayon. Dati po akong nasa government service, pero naging full-time housewife na lang po. Ah, so nag-resign ka, ma'am, para sa babies mo. Syempre, priority natin family talaga, di ba, ma'am? Yes, ma'am. So guys, kung tatakam po kayo kasi medyo narinig nyo naman po si ma'am, sa bundok po kasi siya nakatira. Kaya medyo delay po yung kanyang signal sa atin. So kahit na ganun, gumawa pa rin po si ma'am ng way para po mapagbigyan yung ating interview ngayon. So kahapon po pumunta pa po siya ng bundok para sana sa mas magandang so mas maganda sanang signal para mas maganda sana yung ating interview ngayon. Pero unfortunately, kahit na pumunta na si ma'am sa bundok, ala pa rin talaga. So we decided na sa bahay na lang ulit. At least mas comfortable pa si ma'am pag nasa bahay. Di ba, ma'am? So thank you, ma'am, sa effort din po and sa paglalaan ng time sa amin. Po. Para lang po mapagbigyan yung interview po namin ngayong araw. Thank you po, ma'am. Ma'am LJ, paano mo po nalaman ang stock market? So, ang stock market ay aware na ako na yung parang basta may stock market. Kasi yung brother ko is mas tauna siyang pumasok sa stock market. Pero hindi kami masyadong nakapagkukwento tungkol doon kasi OFW siya noon. And then, of course, dahil sa full-time housewife na ako, naghahanap ako ng mga extra income, mga ganon. So, nag-search ako sa Facebook, mga ganon. Yun, nag-pop up yung about sa stock trading, about sa pag-open ng ng mga broker, kung paano. So, doon ko po nalaman ang about sa stock market. Ah, so ma'am, kaya pumasok sa stock market kasi naghahanap ka ng extra income kasi nga ikaw ay isang full housewife, so you need an extra income. Kaya naisipan mo mag-stock market. Kasi dahil na rin sa brother ma'am mo na nag-stock market. Opo. Tama. Pero parang narinig ko dun sa iyong kasing verification video, before you entered sa stock market, as in PSE, nauna ka po sa crypto. And unfortunately, yes, bad things happened na na-scam kayo doon sa unang yung pinasukan sa crypto. Can you tell us what happened po doon sa nang unang nangyari sa inyo na yun? Paano yung may nag-invite po sa inyo or nakita nyo lang din sa FB groups? Noong una po, nung ako sa consi, ako yung mismong nag-trade. So, okay naman doon ako. Pero nung parang hindi ko na, wala na akong time mag-trade. So, I decided na sumali sa mga kung anik-anik doon. Sa FB group nyo lang din po nakita yun. Ma-scam. So ma'am, sa FB group nyo lang din po nakita yung group na yun. Sa
Telegram, sa YouTube. Kayo YouTube. Kayo YouTube. So, bale, minapanood ka po sa YouTube, then sumali ka sa Telegram nila. Unfortunately, yes, hindi pala sila legit. So, guys, isang, ito po, parang lesson sa inyo na before po kayong mag-invest, before kayong maglabas ng hard-earned money nyo, kailangan nyo munang alamin if legit ba talaga yung papasukin nyo. Like si ma'am, di ba? Yung hard-earned money nila. Parang instant na wala lang. Kasi mas maganda talaga is ikaw yung mag-trade sa sarili mo. Ikaw yung may hawak ng sariling pera mo. Di ba? Para alam mo kung saan napupunta yung pera mo. Unless na ibibigay mo na lang sa kanila, then parang wala ka nang hapol. Ano yun nang parang hindi nyo na lang sila biglang makontakt? Ganon? Parang sa cryptocurrency world kasi parang uso na yung mga ganon. Kasi kaya yung mga yung mga walang kaalam-alam, yung mga newbies, doon sila mga nahahype lang talaga na sila. Yung, yes, oo. Oo. Kasi maraming ano doon, maraming scam sa crypto. Pero kung ikaw mismo mo nagtitrade, wala kang ano kasi ikaw din ang nakahawak ng pera. So okay naman. Yeah. Dapat ikaw talaga may hawak ng sarili mong pera. Pwede ma'am, din nyo na nga sila na contact. Oh, yes, ma'am. As in, nawala na lang bigla yung group na yon. Yung sa base dito sa Pilipinas na sinundan namin, parang nabiktima din siya. Kasi yung nagbiktima talaga is sa ibang bansa. So parang foreigner siya na aking, ano yun? Kayo. Oo, parang ginamit nila yung taga dito sa atin. Kasi maraming sumusunod sa kanya. Maraming subscriber. Yung mga ganun tipo. Tapos, oo. Pero feeling ko nawala na siya dahil doon sa scam na yun. Kasi malaking scam yun. Maraming OFW doon. Ouch! Ang sakit naman. Parang, guys, especially sa mga OFWs natin na members and mga newbies, yes. Ramdam po namin and alam namin yung hirap nyo na malayo kayo sa family nyo and tinitiis nyo na malayo kayo sa family nyo para kumita ng pera. Then, naghahanap kayo kung saan mas magandang i-invest yung pera nyo for your retirement. Uh-oh. And then, uh-oh, may scam lang kayo ng ganun, di ba guys? Kaya kailangan talaga natin alamin muna, pag-aralan natin kung ano ba talaga yung pinapasok natin. Minsan kasi yung parang napakaganda, parang too good to be true. Ganun. Parang magdalawang isip tayo, if too good to be true, yung inaalok sa atin, magdalawang isip tayo, mag-research tayo. Doesn't mean na napakarami yung followers, ibig sabihin legit siya. Alamin nyo muna dun sa mga followers niya or kumunta kayo na kahit na proof na talaga bang legit sila bago kayo pumasok. Kasi hard-earned money nyo yan, especially sa mga OFWs natin, hard-earned money nyo yan, di ba? Parang ang sakit na mawawala na lang, na mai-scam pa ng gano'n, di ba? So guys, para po sa mga may balak pa na pumasok sa mga gano'n, magdalawang isip muna kayo, do your research muna before kayo magpakawala ng pera. And much better kasi kung kayo mismo yung magtitrade ng pera nyo. If gusto nyo maging trader, diba? Mag-aral kayo. So ma'am, kailan ka nag-umpisa mag-stock market na dito, pumasok ka na sa stock market sa PSE? Yes, after noon, yun nga, naghahanap na tayo ng, yung talagang alam na nating legal. So, 2020, ang unang pagbili ko ng stock sa stock market, 2020, noon mga July.
So almost 1.5 years ka na pong nagtitrade sa stock market. Yes, ma'am. So dito ka na po talaga nag-start. After mo sa crypto, dito ka na talaga sa TDS na, sa traders din. After that. After noon, parang bumuho ang mundo. Medyo ano na, parang... Kasi ang sakit naman talaga kasi ko natatanungin, ma'am, kung magkano yung nawala sa'yo. Oh, kasi syempre negative side na natin yun. Pero syempre emotionally ang sakit talaga noon nangyari. So talagang buti, ma'am, good to you na hindi ka nag-give up. Even though meron kang negative experience. Kasi karamihan kasi ng mga, especially Filipino, once na nakaranas sila ng mascam, once na may negative na naranasan na sila, they give up easily. Parang tingin nila lahat na ng bagay yes, related ma'am sa trading tapos, is scam na. Diba? Yes, ma'am. Yan po yung parang malimit nating naririnig na pagsabihin bang stock market, stock trading, ano yan, scam. Correct. Kasi ngayon, uso na yung, kasi ginagamit nila yung parang yung crypto na pang-scam talaga. So, yun. Kaya good to you talaga, ma'am, so, na even though na nasa mo yun. After talaga, no, talagang gumawa ka ng way para makabangon, para mabawi mo kahit pa paano yung nawala sa'yo. Oh, yes, ma'am, sa traders, ay pagiging TDS. Yes, traders so, then student. Kaya push ako. Push na push ka. So paano mo nalaman yung traders then? And paano mo ko nalaman yung traders then and bakit ka nag-join sa TDS? Bakit mo pinili maging traders then student? Oh, so after nung nangyari yun, tumatambay ako sa FB group ng isang broker na inopen ko. So, syempre nagbabasa lang ako pero hindi ako masyadong hype na hype. Nagbabasa lang for may matututunan ka naman. Syempre parang sa comment section, ayun, maraming masyadong ng sa experience bakod. Kasi before. Yes, ma'am. May nagko-comment join Traders Lounge noon, TL. Oo, palaging hindi nagpa-pop up. Palagi akong nababasa yon. So, na-curious ako, hinanap ko siya. And then, nahanap ko na siya. So, doon ako nagbabasa ng yung sinasabi nilang silent trader na kahit mag-react, wala man lang, nagbabasa lang. Oo, tapos, nag-offer, mayro yung free na book ni ma'am noon, yung pinalabas na free. Kaso, ginamit naman ng iba for their own, pinagkaperahan nila. So, nung sinabi ni ma'am na magkakaroon ng TDS, yung mag-release na siya ng book, yun, inabangan ko siya. Then, sumama ako sa TDS, nag-purchase ako and nasama ako dun sa free yung course pa noon, yung TABULA RASA course. Serte ko dun kasi free pa noon. Kahit hindi ako sure kung talagang makakapasok ako kasi sometimes parang meron tayo sa low self-esteem. Parang hindi ko yata kaya, parang ikaw mismo nagda-down sa sarili mo. Sa mga charting, oo. Yes, ma'am. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan, 'di ba? Good to you na you tried. Yes. Give a shot, 'di ba? Buti ma'am hindi ka nag-hesitate na sumali sa TDS kasi 'di ba, before na-scam ka na, buti hindi ka nag-hesitate na nung sumali ka sa TDS. Kasi sa bagay, ang TDS is ikaw pa rin mismo 'yung magte-trade sa sarili mo. Hindi hahawakan ng iba yung pera mo. Dahil sa nangyari nung
paraan talagang ano siya, push ko yung TDS kasi sa group kasi healthy nga siya eh, kaya yung basta parang family lang doon sa group. So na-encourage ako talaga na parang papasok ulit sa eskwelahan. Kaya nag-avail ako pero muntik nang mag-drop out. Hindi pa nag-umpisa, drop out na. Drop out agad? Bakit naman ma? Buti hindi ka nag-drop ayun out. Ayun nga, ma'am, yung sa ano. Yun kasi pag ano, yung feeling mo wala kang alam tungkol sa stock trading o yung mga chart, mga ganun. Kung ano yung nasa loob ng stock market, wala akong idea. Pero zero knowledge talaga. Stock. Yes, ma'am. Parang literal na buy and sell lang yung inaral ko na ginawa ko. Pero wala akong alam kung ano ang indicators. Mga dapat gagawin. Good to you, ma'am, talaga na yes, sinray mo at kinaya mo. At ngayon, graduate ka na, di ba, ma'am? So, ma'am, para sa mga hindi nakakaalam and so para sa mga gustong sumali pa sa TDS at nagka-curious na kung paano ka nakagraduate and paano ka nag-earn ngayon sa stock market, ano-ano yung mga activities nyo na ginagawa and assignments na ginagawa nyo inside TDS? Paano kayo tinitrain? Ang una po yung sa before ka papasok pa lang, o diba? Doon yung sabi kung hindi ka pa nakapasok, drop out ka na agad. Kasi mayroon yung first is yung maraming chart. Oh, may assignment na. Oh, gagawa ka yung pre-qualification, gagawa ka muna ng chart. 100 yung, charts. Ang madami yun. Pag first time mo talaga, opo, ala, ano yun? At saka yung starstruck ka talaga. Alam yung mga indicator, yung opo. Kasi wala nga po akong alam. Pero yun nga nung mag-chart na ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Yung brother ko na nag-chart, doon ko talaga nakita kung paano gamitin yung mga measure ng risk, yung mga mag-label. Nung na-try ko, ah, ganun lang pala yun. Eh, dahil sa maraming chart ngayon, natuto akong mag-chart. Kasi nasanay na. Subukan mo talaga at gusto mong aralin. Opo, nasanay na. At saka, yun yung purpose ni ma'am kung bakit maraming chart. Kasi masasanay ka na sa mga strategy. Magagamit mo yun sa live trade. Parang nag-automatic na yung utak mo na, mama na ito, yung ganun. Kaya dun sa mga and then yung mga assignment na may movie, sa mga movies po, gagawa ng essay. Nung una din, di ba sa school, pag essay, parang ano siya eh. Ay, naku, essay, 5 question lang, pero essay, tapos 100 words, yung mga ganun. Essay na naman, parang ganun. Parang starstruck ulit ako kasi... Yes. Tapos parang feeling ko, hala, baka kailangan English to. Naku. Pero nung inumpisahan ko talaga, doon ko na feel na, hindi pala mahirap kasi pag gagawa ka ng assignment, nagkukwento ka lang. Parang na, ano siya, yung low self-esteem mo, parang na-boost siya kasi si ma'am kasi hindi siya yung talagang yung mga books nga niya hindi siya puro English lang mga ganun, hindi yung ma-technical talaga, so parang easy to understand na, talaga at home ka doon sa loob ng mga yes ma'am, kaya sa ano sa mga essay nagkukwento ka lang tungkol doon sa movie, hindi yung stricto na dapat pati grammar mo mga ganun. Sorry. Ay, yung mga assignment ko, ewan ko yung mga nagbabasa. Parang nag-quint-quinto lang talaga ako. Yung hindi ka prepared na gumawa. Ayan po. Yun po yung mga activities. At saka yung sa live trade na, yung sa journal. Opo. May journal tayo na update, yung port, kailangan i-submit. Ayun. Kasama sa assignment, yung updating ng journal. At saka monitor trade walkthrough natin.
para ma-monitor yes. din yung progress and improvements ng bawat students. Kaya dun sa mga ano, mga newbies na gusto or balak sumali sa TDS, na baka sa umpisa pa lang sasabihin nyo, ay, ang dami na kagad charting, ang dami na kagad assignments. For your own good din yun, guys. Promise. Worth yes. it yung pagod and puyat na gagawin nyo sa pag-charting nyo kasi masasana yung mata nyo. Matitrain yung mata nyo. Mm-mm. Like sabi nga ni Ma'am na parang isang tingin mo na lang ngayon dun sa isang stocks, parang ay, pamama na to. Yan. Makakabisado muna yung stocks. Ganon. Kaya, yung pag-charting nyo ng napakadami, guys, TDS members and sa mga balak pumasok, super worth it siya. Napakagandang training. Training nung assignments na yon para sa pag-charting nyo and para sa pagla-live trade nyo. Para may idea na kayo kung paano siya gawin, paano gumagalaw ang stock market, and kung ano yung history nung stocks na yon. Nasasanay kayo, di ba? So, Ma'am, what are the three best thing about being a TDS? The best three things sa TDS is, number one, yung mentor, si Ma'am JK / Lioness. Si Ma'am Ganda ko talaga yung pinaka the best. Kasi siya yung utak. Siya yung utak, tapos siya yung mentor na mentor talaga na i-guide ka. O kahit anonymous siya, feel na feel mo yung presence niya during the trade. During live trade, andyan siya palaging nag-guide. Parang ano lang siya, parang kasama mong nag-trade kasi alam niya yung pinagdadaanan mo. So, i-guide ka niya kung ano yung mga dapat mong gawin or sabihin niya, sige, para kung malungkot ka, sige, malungkot ka lang, pero kailangan mag-trade ka pa din. Yung ganong tipo. Tsaka kung nagkamali ka, okay lang. Opo, kung sakaling nagkamali ka, sabihin niya, nagkamali ka next progress. Time, ano, gagawin mo na yun. Opo. Yun. And then number two is yung mga maraming learning materials, di ba? Parang ano na, parang nasubrahan na. Marami yung ibang hindi na nagsisigit sa dami. Opo, marami talagang learning materials sa yung books. Overloaded. Yung emails. Opo, hindi po basta email lang. Iba yun. Mayroong tumutulong sa knowledge mo sa technical, tungkol sa ano. Meron yung para sa yung emotions mo, sa psyche mo, o lahat na. Holistic talaga yung approach ni Ma'am. And then, number three is yung mga classmates sa loob. Mga kapwa TDS. O mga lahat ng bumubuo ng traders din PH, mga kayo ma, yung mga admin, o mga masisipag pag mag-answer ng mga questions sa group, and then yung mga tumutulong na classmates, yung mga movie ganoon, kasi hindi naman natin lahat-lahat ay masipag maghanap ng movie. Yun po, wala sharing nang talaga kasi, ba? Yung taloob ng yes po, Ma'am. Yun po. Yan po, yung tatlong pinaka-the best. So, which is important talaga kasi talaga na nasa right person ka na magda-guide sa'yo. Diba? Like, sa naranasan yes. mo, Ma'am, diba? Unang-una na scam ka, even sabihin na natin, ang dami niyang followers. Ang followers po is hindi basihan ng pagiging legitimate ng isang group or ng isang tao. Diba? Tulad nga na sinabi ni Ma'am, ang dami kasing followers nung una niyang sinalihan sa YouTube, kaya siya na-encourage din na sumali. Unfortunately, after month ba, Ma'am, o weeks lang, nawala na siya? Month naman. Parang months lang nagtagal yung platform na... After sinalihan. A month, nawala na. Diba? Kasi kailangan niyo munang mag... pag-aralan yung grupo na sasalihan nyo. Unang-una, tanongin nyo yung mga members if okay ba yung group.
if maganda ba dun sa group? Worth it ba na sumali dun sa group? And worth it ba to spend money, time, and effort sa group na yun? Sabi din ni ma'am, dun sa grupo kasi healthy community, which is very important especially sa mental health ng isang trader. Kailangan healthy yung community mo. Doesn't matter kung kukunti lang kayo as much as possible, pero even though na kunti lang kayo, pero talagang yung treat nyo sa loob is para kayong family. Nagtutulungan kayo, walang negative sa loob. Imagine before, from 120,000 tayo before, guys, umabot tayo ng 120 plus thousand before. Down to 103,000. So, ni-remove na natin yung mga negative na members na hindi naman dapat na nasa loob. Kasi, kailangan natin, as much as possible, i-maintain natin yung healthy community inside. Para na rin sa nakararami. Hindi natin kailangan ng mga negative person kasi imaginein mo, kung maraming kamatis dyan at merong isang bulok, mahahawa ang iba. May possible na mahawa ang iba. Kaya kahit konti lang tayo, basta lahat is healthy and nagtutulungan, family and treat sa isa't isa is okay. Yun ang the best. And yung learnings na sinesend sa atin ni ma'am, talaga namang, ay nako, hindi lang basta-basta yung book na very informative yung makukuha mo inside TDS. Meron pa mga happenings and mga plus na additional learnings na malalaman ka inside. Talagang to guide you, na talagang mafe-feel mo na every time na may mangyayaring unusual sa stock market, na nandyan kagad si ma'am. Mag-i-email na lang basta-basta sa'yo, magugulat ka na. E-explain niya what happened. Bakit may ganong nangyari. Diba? Kaya kailangan talaga guys, bago kayo mag-spend ng time, effort, especially hard-earned money nyo, kailangan nyo munang mag-research. Alamin yung tao and worth it ba? And luckily ma'am, and thank to you, nakarating ka sa TDS. Diba? At unti-unti muna kukuha, yes, yung mga nawala sa'yo dun sa previous scam na napasukan mo. Diba? How about ma'am, yung mga challenging part, yung most challenging part sa'yo sa pag-trade? Ang pinaka-challenge yan is yung kalabanin mo yung mismong sarili mo. Maghihiwalay na yung sarili mo, yung nasa loob ka, nag-TDS, at saka nung nasa outside ka. Kasi pag outside ka, mayroong parang medyo yung pangka-humble. Kasi in terms of money, meron talaga yung na-hype ka, or pag nag-gain ka, parang feeling mo, gain ka na lang. Pero pag nasa loob ka ng TDS, win or lose ka, humble ka pa din. So, yun yung pinaka-challenge, na labanan mo yung sarili mo, labanan mo yung pagka-greed ng sarili mo, labanan mo yung sarili, yung kailangan, disiplinahin mo yung sarili mo. Ikaw ang magdidisiplina sa sarili mo talaga. Tsaka yung, syempre, yung sa mga iba na challenges, yung mga, for example, sa amin dito is yung about electricity, pag nawala, hindi mo na lang, minsan kasi pag nawala, nawala na lang. Yung parang nasa ano ka, nasa nagtitrade ka, tapos biglang nawala. Ay, nawala. Ganun na lang. Tapos, ang ano doon, hindi mo na nabantayan yung stock mo. And then kung minsan, pag binabantayan mo, opo, pag binabantayan mo, parang hindi gumagalaw. Yan pala yung signal, mahina. Kaya hindi gumagalaw, kailangan refresh palagi. Totoo naman kasi talaga na challenges talaga. Opo. Wala naman talaga kasing ibang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. Diba? Wala din namang ibang kailangang umayos ng pagtitrade mo kundi sarili mo. Even nandyan si ma'am is to guide. Pero nasa tao pa rin yun kung susundin mo ba talaga siya. Kaya kailangan talaga yung discipline. Diba?
na emotionally, physically, yes, mentally, kailangan prepared ka talaga pagpasok mo sa stock market. Especially pag nasa TDS ka, kailangan talaga emotionless ka. Kasi even na, like what you said nga, pagka nag-loss ka, di ba? Pag nag-loss ka, move forward, move on. Di ba? Hanap ka ng ibang stocks na pwede mong i-trade. And kung dun sa iba naman na pag several losses na sila, parang napapanghinaan na sila ng loob kasi sunod-sunod na yung losses nila. Which is dapat, pagka ganun, take a rest, isipin mo kung ano yung nagkamali sa'yo, then move on. Diba? Sarili mo lang din talaga yung kailangan mong i-build para magtagumpay ka. Mm-hmm. Disiplinado ka dapat. Yung discipline mo dapat nandiyan lang talaga. Diba? Kasi, lalo especially pagka nag-sell ka ng stocks, dapat never look back. Diba? Lagi sinasabi ni Pia, never look back. Kasi once na nag-look back ka talaga, may possibilities na pag lumipad siya, manghihinayang ka. Or vice versa, pagka bumagsak naman siya, isipin mo, ay, ang galing-galing mo. So, ang laking impact nun para sa next trade mo. Kasi may possibilities na ganun ulit yung iisipin mo sa next trade mo na, ay, ganito yung nangyari sa akin sa first trade ko. So, ngayong next trade ko, ganito, baka ganito ulit yung mangyari. So, kailangan talaga yung discipline mo is nandun. Pwede, Ma'am LJ, ano-ano yung mga na-learn mo inside sa pagtitrade mo, yung journey mo, na-learn mo? Marami akong na-learn sa loob. Hindi lang applicable sa trading mismo or sa buhay din. O parang o talaga sa buhay. Parang, for example, yung ano siya, dapat kalmado ka lang. Hindi yung pag na-loss ka, diba? Parang na-stress ka na. Parang kalaban mo na ang mundo. Kasi ako, kailangan kong i-train yung sarili ko na hindi masyado yung emotion ko kasi yung anak ko ang mag-a-absorb. Kasi dalawa nga lang kami. So, kailangan, yun nga yung tinitrain ni ma'am na, okay, close ka, okay, next trade ulit, ganun. And bawin then, nung mga, yung discipline, yun yung pinaka, yes, ma'am, yung discipline, yun po yung pinaka main talaga na pag sinabing kilos na, kilos ka na, huwag pa yung ang dami-dami gwintong nagugawa sa otak mo. Ayan, yung discipline, at saka yung patience, yun, apply ko din sa buhay ko kasi kailangan may mahaba kang pasensya. For example, parang hindi gumagalaw na yung hawak kong stock. Parang nabubugtot ka na, kailangan talagang hintayin mo gumalaw. Hindi ikaw yung gagalaw para sa kanya. So, hintayin mo yung strategy kung ano ba yung sasabihin niya. And then, yon yung pagka-humble. Kaya minsan, yung pagiging humble, kung medyo hindi tayo humble, doon tayo napapahamak. Kasi yung feeling bida-bida. Yung pag nag-win ka, ay, win ako, magaling ako, yung para yun, exactly. So yun, yung pagiging humble, o nag-win ka man akong ilang percent, okay, magkapi ka lang, ganun, yung ano, magkwento ka kung kanino mo kukwento, pero meron yung pagka-humble na kung sakaling ikukwento mo man siya is to inspire, hindi yung para ipagmayabang. To inspire na to brag. Yes po. Oo. Talaga importante talaga kasi yung patience mo dun sa stock. Kasi what if hindi pa naman talaga siya na pasok dun sa exit signal mo pero nakikita mo siyang pa-down. Diba? Uh-oh. Diba kasi talaga nakikita nila kailan to yung discipline. So, hindi pa naman siya wala pa naman exit signal pero nakita niya nag-red na agad. Sell na agad. Diba? Nasisira na kagad yung psych. Wala na kagad yung discipline mo. Diba? Sa simpleng, sasabihin mo, simpleng stock lang yun. Pero, ang laki na naging impact sa'yo, no? Especially pag nag-loss ka,
Yes. Tapos nagkakaroon ka ng parang nagagalit ka instead na hayaan mo lang. Although syempre sisipin mo na nawalan ka ng pera, pero instead na ang dapat mentality is bumawi ka next time, ang importante is nakapag-kilos ka. Kasi yung iba hindi nila napapansin na pag nag-loss sila, ando nagagalit sila. Hindi nila napapansin na merong other people nakaka-absorb, especially sa family members nila, nakaka-absorb nung negativity nila. Mm-hmm. Di ba? Like what you said nga po, na kailangan kalmado yes. ka lang. Kasi nga, yung baby mo, na-absorb din niya yung negative vibes na malalabas mo pagka naranasan mo yung loss, which is true. Kasi nasa, magkakasama lang kayo sa iisang bahay, di ba? So kung, like kayo yes. ma'am, dalawa lang kayo, tapos magagalit ka pa na wala naman siyang kaalam-alam, madadamay siya, di ba? So, di, ang pangit naman nun, guys. Kaya dapat talaga, pag nasa stock market tayo, yung psych mo, yung discipline mo, yung control mo sa sarili mo, is nandiyadyaan. If nag-loss ka ng several times, take a rest. Diba? Isipin mo kung saan ka nagkamali, yes. huwag mo masyadong dibdibin, isipin mo na lang, babawi ka next time. Hindi nawawala ng opportunity ang stock market. Nandiyan lang ang stock market, hindi yan nawawala. Ma'am Eljane, can you walk us through dun sa journey mo, dun sa journal mo, sa pag-live? 30 trades ko, first 30 trades. Ito na talaga ang totoong trading journey. Live trade talaga kasi siya. Kasi alam ko na kung saan papasok or lalabas. Yes, oo. Kaya parang feeling ko ito talaga yung totoong trade ko. Kaysa yung mga una-unang bumili lang ako na bumili lang. Buy and sell lang. Sa 30 trades, opo. So, ang 20 plus na yung loss ko. Nasa ano na ako, ay 20, mga 20 trades na ako, 21, ganun. Parang na, ano na ako, parang kasi puro loss yung ano eh. Puro loss yung port ko noon. Which is, hindi ko nare-realize, meron din namang win. Pero loss pa rin yung port ko. Which is, nakakasira siya sa psyche ko. Sabi nga ni ma'am, pagdaanan mo yan. So, sabi nga, di ba, walang shortcut. So, kailangan pagdaanan mo yung loss. So, sabi nga niya, bigyan mo yung sarili mo ng time para pagdaanan yan. Pero huwag kang susuko. Yun experience yun. Is the best teacher. At saka, kung feeling mo ay, yes ma'am, feeling mo ay parang, kasi yung experience ko talaga is, nag-watchlist ka, tapos nung nag-buy ka na, meron kang na-pick, pero yung na-pick mo, siya yung bumagsak. Yung hindi mo na-pick, siya yung umangat. Yung parang ganun na scenario. Parang feeling mo, opo, parang feeling mo, ay, parang may mali sa judgment ko. Yung parang, ano bang mali sa akin? Yung ganun. Sabi nga ni ma'am, market ang ano, nagde-decide, hindi ikaw. So basta stick ka lang sa strategy. So puro no kilos lang. Kasi kung magbigay naman talaga. Si market, yes ma'am. Kung nagbigay na po si market ay bibigyan sa napakagalante talaga ni market. Inaasahan. Yes. Oh, napakagalante yes, nga sa iyo ni market. Imagine niyo guys, sa 30 trades po ni ma'am, siyam lang po yung wins niya. Imagine guys ha, in 30 trades, siyam yung wins niya. 21 yung loss ni ma'am. Pero gain siya. Paano nangyari 'yon? Kasi laging nagki-kilos si ma'am. Kung makikita niyo yung journal niya, 1%, 2%, 3%, pinakamalaking loss po niya is 3.86%. Yun na po ang pinakamalaking loss niya. The rest is 2%, 1%, and meron pa siyang 0.36% na loss. Imagine niyo kung gaano kaliliit yung loss niya. Kasi pag hindi sumasang-ayon sa kanya ang market, kikilos na siya. And nung nagbigay naman si market, imagine niyo guys, 39.9% ang nakuha niya. At sinundan pa kagad ng 16.59%.
Diba? Ganun kagalante yes. si market. If oo. Hindi sumang-ayon sa'yo ang market, hindi siya hindi nag ano sa gusto mo, mag-kilos ka. Andiyan ang kilos para hindi ka maipit. Kasi pag nagbigay naman si market sa'yo, talaga naman, di ba? 39, almost 40% na, and yung isa, 16.59%. The reason why, kung bakit kahit na 9 lang po yung kanyang wins and 21 yung kanyang losses, is gain pa din siya. Kaya dun sa mga laging naglo-loss, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Basta mag-stick lang kayo sa strategy nyo. And kilos. Kilos, kilos, kilos. Kasi pag nagbigay si market, yes. ramdam na ramdam. Like ni si ma'am, diba? Yes. Kahit na nawawala ng kuryente sa kanila, sabi nga niya, diba, yung isa sa challenges sa kanila, nawawala siya ng kuryente dun sa kanila. Mahina yung signal nila. Pero na-follow pa rin niya yung strategy. Kaya nasakyan niya yung magandang flow ng market. Congratulations, ma'am. The support mo talaga naman. Ang ganda talaga ng support mo. Thank you po. Ma'am, how does it feel ngayon, ma'am? Nag-graduate ka na. Ano siya? Ayun nga. Masaya na malungkot. kasi nga sa loob nga ng TDS, masaya sa loob na nga yung ikaw lang ang nakakaramdam ng saya. Masaya kahit maraming assignment, pero kaya nga, gagraduate na ako, yes, wala nang assignment. Kasi kung habulin ko yung hindi ko natapos, tambak na, gano'n. No? Masaya ako doon sa part na yun. Pero, malungkot ako kasi di na ako gagawa ng assignment, may miss ko na yung ano, yung dating ay, kakala lang, gagawin ako ng maraming chart, gano'n. Hindi ako pwede mag-trade. Kasi hindi ako patapos yung chart kung madami, yung assignment. And then yung mga nag-share ng mga movies. Hindi na ako mag-search ng asan na yung mga movie dun sa group. Yung mga nag-share. Na. Dun na lang tinitingnan yung ibang movie. Yes, yes po. Upo. Huwag kang mag-alala, so, hindi mo yan mamimiss po. Kasi meron na tayong bagong, meron tayong masterclass. Meron na tayong methodology. Yes, at malapit na malapit ngayon, guys, sa mga hindi pa nakapag-avail ng ating methodology class, master class, mag-avail na kayo kasi malapit na siya and malapit na rin matapos yung kanyang cut-off. Kaya kung kaya nyo pang humabol, humabol na po kayo. Sayang din, diba? Diba ikaw, ma'am, bali ikaw isang housewife, clean housewife. For you ba? Kasi syempre yung iba maraming nag-aalangan pa rin na pumasok sa stock market. For you, do you need to be extraordinary person to earn and to enter stock market? No, ma'am. Hindi kailangan isa kang extraordinary or ano siya, kakaibang tao. Well, kahit simpleng tao ka lang, hindi ito pang mayaman. Opo, hindi kailangan meron kang 100,000 agad, support mo. Kahit ano lang, kunti lang yung ilalagay mo support mo. Pwede ka pumasok sa stock market kahit hindi ka, yun nga yung extraordinary, kung ano mang extraordinary yan. Kahit simpleng tao lang, kung determinadong matuto, at saka, ayun, magpa-guide sa tamang tao, pwedeng-pwede ka sa stock market. Hindi kailangan na milyonaryo ka or billionaryo ka. Kasi gusto na yung stock market, for yes. millionaires yan, for billionaires yan, di ba? Yes. Isang proof na tayong ordinary person na kaya din natin mag-stock market as long as you're determined and you're committed na gusto mo talagang matuto sa stock market. And like what you said, nasa tamang tao ka, nasa tamang grupo ka, na hindi ka mai-scam. Oo. 'Di ba? Na magtuturo sa iyo nang tama at magpapa-realize sa iyo ng mga reality na nangyayari talaga sa stock market. So, ma'am, pagka 'di ba narinig mo kasi stock market, unang-una ba ano, pera, malaking pera, numbers, yes. Charts, graph,
Di ba? Kailangan ba magaling ka sa math para lang mag-succeed ka or to earn sa stock market? Ang pagiging matalino sa math ay sa ano na lang yan, sa school. Kasi hindi kailangan matalino ka sa math para para maging successful ka or mag-earn ka dito sa stock market. Kasi sa loob ng TDS talaga, matatanggal yung sarili mo na nagko-compute kung sakali nag-win ka. For example, yung ano ko, yung ano, yung ilang percent na win rate ko. Tapos, imo-multiply ko kung sana meron akong ganito, ganyan. Yung ganun, nakakaloka lang. Sorry. Yung mga ganun na ano. Hindi kailangan talaga kasi yun nga, ititrain ka ni ma'am na hindi mag-compute. So, yung ano ka lang sa mga strategy at saka yung mga indicator na mga yan, yung mga statistics. Hindi kailangan masyadong pang maalam doon. Opo. Pero kung gusto mo naman kasing malaman ko saan napupunta yung mga binabawas sa'yo ng mga broker, saan napupunta yung tax, di ba? Meron naman tayong book na nag-explain ko na saan siya. Plus, meron din naman tayong sa mga risk, di ba? Sa mga charting tools na ginagamit naman natin, meron naman doon mga tools na pwede mong i-measure yung risk mo to know yung risk management kung hanggang ilang percent lang ba yung kaya mong i-loss. Kasi yung iba sinasabi nila hanggang 3%, 5%, kaya nila. So, ilang percent pa yung ganito, ganyan. Meron naman tayong mga tools doon. Kaya hindi mo, worry-free. Huwag mong intindihin at masisira lang yung ulo mo kakaisip sa mga ganung bagay. Oo. Di ba? So, ma'am, ngayon, di ba, graduate ka na. So, may proof ka na na talagang ang stock market is hindi siya scam. Talagang you can earn stock market, especially when you're inside TDS, na nasa tamang tao ka, nasa tamang grupo ka. Can you recommend TDS sa mga family members mo, sa mga friends mo? Yes, ma'am. Lagi kong sinasabi, for example, nag-post ako tungkol sa, kunyari, chart, ganun, tungkol sa stock market. So, magtatanong na ano yung ano, or magpapamentor daw. Hindi po ako nagme-mentor. Lagi-lagi kong sinasabi, first step, mag-ano kayo sa FB group na Traders Den. Traders Den PH, doon kayo, kung wala pa kayo alam, magbasa-basa lang kayo kung sa mga maraming matutunan doon. And then, kung talagang determinado ka at gusto mong talaga matuto, pumasok ka as TDS. Yun lang laging hinya kung may nagtatanong sa akin. Kasi, pwede kang turuan na sa mga, for example, yung mag-chart, ganun. Pero, for example, gagawa or ano, ikaw at ikaw ang gagawa. So, kailangan pumasok ka sa grupo. Kailangan maging committed ka pagka pumasok ka talaga sa TBS, no? Kasi yes, kailangan, ikaw lang naman kasi ang tutulong sa sarili mo kung paano ka mag-grow. Andiyan lang si ma'am to guide. So ma'am, yes. Finally, ano yung final message mo po sa mga kapwa mo traders, especially sa mga kapwa mo na na-scam? Diba? Kasi ang dami na natin na-scam ngayon. Tapos ang mentality ng iba, once na na-experience na nila yung ganun, yung hard-earned money nila na wala sa scam, is lahat na is scam para sa kanila. Ano yung message mo sa kanila and dun sa mga gusto ring matuto pa and to earn sa stock market? Sa mga nagbabalak or nasa trading journey na sila, at saka yung mga, yun nga, kung may mga nangyaring ganun, tapos maririnig mo lang stock market or basta yung trading, yung mga ganun, scam yan, scam ganun. Do not stop learning. Yun ang number one. Yung, for example, may bad na nangyari sa'yo, magmukmuk ka na lang or nag-stop ka na lang. Hindi. Kasi sa TDS, tinuro talaga yun na don't stop. Kasi doon na mag-e-end yung journey mo pag nag-stop ka. Pero
kung magtutuloy-tuloy ka, magtutuloy ang journey mo at doon mo makikita yung biyayang bibigay ng stock market. Ang ano lang, number one, sa mga nagbabalak, maghanap ng tamang tao. Sabi ko nga yung tamang tao na magka-guide sa'yo. Pero sa ngayon, hindi na naghahanap kasi meron na. Meron na si Ma'am JK, si Ma'am Lioness. Siya ang pinaka the best na mentor po na masasabi ko. Kasi kahit nga sinabi kong hindi naman ako nag-avail sa mga ibang gurus. Pero thankful ako na after nang nangyari, si Ma'am Lioness agad yung nandyan na nag-guide sa akin. Malaking utang na loob ko yun. And then yun, huwag basta-basta maniniwala sa mga pag sinabing yung, kasi yung iba kasi yung linya nila o nag, ano lang ng stocks ganito, yung mama na, ganun yung mga linya na nag-hook at nag-hype, dun ka mabibingbit sa mga scam-scam niyan. So, kailangan yung mag-guide sa'yo ay yung talagang may malasakit sa iyo. So mag-join na kayo sa sa Traders Den. 'Yon. And then yung mga kasi nga po us-uso ng fake news ngayon. Marami na kasing ayun yung panghuhuk nila eh. Kahit yung kilalang mga ano, yun yung panghuhuk nila, which is pag si Ma'am Lioness, hindi talaga, kaya yun ang pinaka the best na mentor. And then yung group nga na nabuo niya is healthy siya sa isang trader kasi yung mga negative vibes or ano natatanggal ng mga yan. Puro learnings na lang, mga sharing, kahit konti-konti yung nagsishare. May at least informative pa din yung mga nagsishare kahit konti-konti lang. Pero masipag talaga si Ma'am na mag-post, mag-share ng mga learnings. Nagsishare siya sa email, sa ano niya, sa page niya, sa loob ng, ano, sa group. And then, ito na, magte-thank you na ako sa, ano, sa mga member ng TL. Member ng TL, Traders Lounge kasi pa noon. Alam kong TDS din kung sino man yun, hindi ko na, kasi madami sila eh. Palagi silang nagko-comment noon sa mga group ng broker, which is doon ako dati tumatambay kasi wala akong alam na saan ba ako kukuha ng mga learning materials o yung dapat mag-guide. So, na-curious ako doon sa mga nagko-commit na palaging join Traders Lounge daw. Ano ba itong group na to? So, I tried na mag-join. Na-approve naman, nag-join ako. Doon yung nag-upsa talaga yung journey ko sa totoong stock trading. So, thank you sa ano, masisipag mag-comment doon. So, yun ang mga final message ko sa mga traders. Sa mga hindi pa member, mag-member na kayo. Free naman po ang magiging member ng Traders Den. So, thank you so much din, ma'am. Kasi kailangan talaga, di ba nga sabi mo, pagka ikaw, kailangan mo talaga mag-move on, di ba? Paano ka makakabawi kung hindi ka gagawa ng paraan kung magi-give up ka kagad, di ba? Kailangan lang talaga nandun ka sa tamang tao na mag-guide sa'yo para makabawi ka. Lagi yung iisipin, guys, na hindi porket maraming subscriber is legit na sila. So, thank you so much din talaga, ma'am. Alam mo, ang sarap talagang makinig sa totoong kwento, totoong experience ng isang trader na talagang imagine niyo si ma'am from being a investor na na-scam to a trader na kumikita. 'Di ba? Hindi siya nag-give up. Hindi siya nawala ng pag-asa. At ngayon, unti-unti nababawi niya yung mga nawala sa kanya. Kailangan lang talaga ang mentality mo is hindi ka basta-basta susuko sa mga, kahit na meron kang negative na na-experience, kailangan gagawa ka ng paraan para bumangon ulit, para makabawi ka, di ba? At dun sa mga nag-message po at nagpo-post din sa mga group,
thank you so much po sa pag-endorse din ng traders din. Thank you so much po dahil kikita nyo naman po sa loob talaga is family ang treat ng bawat isa. So, thank you so much din sa mga members na talagang ini-endorse din ang traders din sa iba. Kasi if you can see din po and may experience nyo kung gaano po talaga ka-healthy ang environment, ang group, na nakailangan, napakakailangan po talaga ng mga traders, especially ng mga newbies, para maiwasan sila sa makahay. Diba po? So, thank you so much, ma'am. Thank you so much. And thank you sa effort mo talaga. Imagine, guys, umakit pa siya kahapon. Dapat kahapon po ang interview namin is, fortunately, hindi nagawa kasi nga walang signal sa kanila. Ang hirap po na signal. Kung mapapansin niyo po ngayon, medyo delayed siya. Nagpunta pa po siya talaga sa bundok para po makakuha ng mas magandang signal ang reception para po magkaroon tayo ng mas magandang video ngayon. Pero hindi po nangyari kasi wala ding signal dun sa ibabaw ng bundok. So mas maganda sa house na lang. Mas comfortable pa si ma'am. So imagine niyo guys, yung effort ni ma'am para lang din maikuwento niya sa inyo yung totoong nangyari sa kanya. Yung totoong story niya to inspire sa mga kapwa traders din and sa mga kapwa niya na na-scam and hindi siya nawala ng pag-asa. Na eto pa rin siya patuloy na lumalaban, yes, and patuloy na natututo at unti-unting bumabangon at unti-unti niya nakukuha na yung mga na-loss sa kanya doon sa na-scam sa kanya. Kumbaga nga, slowly but surely. Yes. Unlike na doon sa iba na, is mag-isip kayo guys, pag too good to be true talaga yung ino-offer sa inyo. Andiyan si ma'am para iparealize sa inyo at ipakita yung good side and bad side ng stock market. Pag puro good side lang yung pinakikita sa inyo, guys, mag-isip kayo. Kasi lahat ng bagay is may bad side. Okay? So, thank you so much, ma'am. Talagang nakakatuwa yung story mo po. True story talaga ng isang true trader. Thank you so much, ma'am. Thank you so much po sa time. God bless po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you din po. Thank you.